Hello, good evening. So since natapos na yung graduation ko and I am officially a graduate, siguro sumunod na everyday na yung pag-react ko sa SB19 at paggawa ko ng content about them. So for tonight, magre-react tayo sa vlog, pinakabagong vlog ni Estelle sa kanyang YouTube channel na Tara sa LU, sa La Union. So, ayun, samahan niyo ako ulit. And please do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Thank you. Hello, La Union. Cute ni Stel. What's up? Grabe na. Grabe yung skin ni Stel. Napaka-clear skin. Sana all. Lumipat ko ako. May mga... birthday ni Mama Mac. Ambulansya. May mga... pimple marks po. But that's okay. Let's normalize that. Pag-isipan namin na pumunta ng La Union since some of us, hindi pa talaga nakapunta ng La Union and lahat kami gusto mag-visit yung lugar na yun. Bago sa kanya yung hair niya ngayon. Pero pumunta kami ng La Union, mag-stay kami doon. Mas parang na-emphasize yung ano niya, mukha niya. Mag 7 PM kami mag-meet para malis. So, let's see ano mangyari. Let's go! Hi, PG. Hi. Cute! Nag-walk out yung pusa eh. Dada, I wanna help. Medyo nakapag-impahan na ako and nadala ko naman lahat na kailangan ko and kung may nakalimutan man ako mga toiletries, baka doon na lang bumili. So hirap na mag-isip ko yun. Medyo nagmamadaling na talaga. Isa sa mga assets talaga ni Stella yung smile niya. Nakakahawa yung smile niya. You know. Struggle malala. So ngayon po ay nasa sasakyan na po ako at magsisimula na akong magsundo ng mga tropa natin nasasabay sa aking sasakyan at tayo po ay magda-drive papuntang La Union. Lord, sana po hindi po umulan. Gabihan po kami. Thank you po. Once na akong nakapunta sa La Union nung RSPC 2017 if I'm not mistaken. Ayan oo. Happy birthday, Miss Mac! What's your wish? I wish manamit. Happy birthday! Work! Work! True! So ayun, hindi sumama yung iba. Excited na to. Gigil na to. Gigil. Kakanta tayo! Pero walang dala si Kuya. Hindi, magre-rent. Meron ba? Mama, gusto nila magkaraoke. Magre-rent na lang. Ooh, finally! 1:41 AM. Sakit na ng mga bagay-bagay. Lato-lato ako. Lato-lato! Love it! Wow! Nandiyan yung pool? Ano po ito? Miss Rain, ano to? Pwede dito? Wow! Ganda. Ganda naman dito. So pagpasok niyo dito sa loob, ito yung makikita niyo. Merong bed dun sa dulo. Ayan, may lutuan. I guess this is the restroom. Good evening po! Wow! Tapos nandito yung pool! Ah. Saan yung mga bedroom? Ang ganda ng sala! Then merong living room. Happy birthday! Happy birthday! Ang kitchen! At saka pwede tayo mag-gawin.
Sila sa room. Lahat ng tao guto, magluluto muna kami ng hotdog. Ano po niluluto niyo, Miss Rae? Sinigang na hotdog. Tubig niya galing sa bundok ng Banahaw. Wala si na Justin. Nakatulog kaya sila? 1:41 AM ay dumating, tapos kumain pa. Tapos 7 AM nagising. Okay, morning na sila natulog and not gumising ng 12 PM. Spam, my favorite. Nagmo-moist! Sana walang... Sana walang... Ba't parang ano, parang kami gilin yung feeling ng school? Ang ganda nung ano, nung Joe ni Stan. Paginira yung sa constructive. Wala na ulan, sinin na kumir. Basta kumain ng ice cream. Ay, nagfa-fog! Wala na ulan. Nakakainis naman. Anger issues na naman. Dito lang sa ano, labas niya. Happy birthday to you!
Pansit Canton! Hindi ko pa natatry yung gawing palaman yung pansit kantong sa pinapay or sliced bread. Hindi ko pa natatry yun. Interesting. Pagod ang fair zone. Good morning po. Grabing transition naman yun. Gising na yung mga tao. Hello po. Morning. Biyahe na po. O pabalik sa Manila. May trabaho ba ang lahat? Hindi na lang po ni Stella mag-rest ng mas matagal. Hindi deserves it eh. Ako okay sa akin yan. Ewan ko si... Ano masasabi mo? Kaya nga, ang daming nilang ganap this month. Eli, huwag gising ko na kay Bigla. Patokin ko kay Bigla. Sunod. It's 4:30 a.m. Pabalik na kami ng Manila. Kasi may trabaho pa kami. 4:30 a.m. Sa Rotonda, lumabas sa unang exit sa Iwan, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Pangasinan! Pogi. Ang ganda nung dito niya talaga. Parang trademark niya na yun. Ang ganda. Sobrang ganda. Nakakatuwa lang sa kahit maikling oras na nagkapagpahinga ang utak at kaluluwa ko. Serious. Kaya nga. You deserve it. Bigyan niyo ng oras ang sarili niyo para magpahinga. Pero mukhang pera ang fair zone, kaya... Mukhang pera ang fair zone, kaya... Minimal lang ang pahinga ko. Sinisingat ko pa itong content creation. Na-enjoy ko naman yung paggawa ng content. Paggawa ng reaction video sa S1NG. So, parang ito na rin yung pahinga ko. Ito yung pahinga ko sa nakakapagod na mundo o buhay ng isang young adult na parang alam mo yun, diba? Kapag ka young adult ka kasi pakiramdam mo parang kang nasa karera, parang kang nakipagkarerahan sa iba't ibang mga tao sa paligid mo and parang kang napag-iiwanan even though nagsisimula pa lang ang laban, pero pakiramdam mo parang natatalo ka na, pakiramdam mo parang napag-iiwanan ka na. So SB19 is like my escape to everything in this real world that I am facing right now. Yung adulting phase ay mahirap pero magiging lighter siya because of SB19 at yung music nila. Sa tuwing pinapakinggan ko yung music nila, yung mga songs nila, mas gumagaan yung pakiramdam ko and mas parang nagkakaroon ng ibang kulay yung mundo ko. Yun lang. Nag-emotional bigla. Ano? Ayun. So, after that vlog, siguro, ano pa bang vlog ni Stel dito? I am super late sa mga kaganapan ng SB19. Ang dami kong dapat gawa ng reaction videos at kailangan kong panoorin para makakatch up sa ilang taon na hindi ko nakilala itong group na to. Bakit ngayon ko palang kasi sila nakilala eh. So pagtatag-ira. Pero ayun, everything happens for a reason. Kasi noong 2019 to 2020, busy pa ako noon sa akad ko, sa academics ko. Kasi nga, first year college ako nun. Tapos noong 2022 naman, pandemic, di ba? Parang busy ako doon. Busy ako sa online classes and busy ako sa iba't ibang racket, pag-racket. So, ayun, pinagsasabay ko yung pag-work and pag-online classes. Kaya medyo wala akong naging time para mag-scroll down sa social media. Kaya siguro hindi ko rin nakilala itong SB19.
kaya eto, ito lang nung during my practice teaching, OJT for teachers, no? For future teachers. Nung time na yun, parang, alam niyo, parang napaka-exhausting and napakapanghina siya at end of the day na magtuturo pa ng mga bata. And pagka-uwi ko sa boarding house o sa dorm ay magrarakit pa ako, gagawa pa ako ng essay, ganyan. Mag-freelancing pa ako. So parang one time nanood ako sa YouTube and then nag-pop up itong SB19, isang song ng SB19, which is yung Gento. Yung June yata yun, June, tama ba? June yata, June. Kasi natapos ang practice teaching ko, June 3. So siguro May, between May to June, yung time frame kung kailan ko na-discover itong group na ito. Yung, during that time, nakakapagod. Practice teaching OJT, pinagsasabay ko sa work ko, and pag-uwi ko ng dorm, pag-uwi ko ng boarding house, magluluto pa ako for dinner para sa sarili ko kasi walang gagawa nun. Siyempre, di ba, as an independent student, well, as an independent working student, ako ang bahala sa lahat, especially nasa boarding house ako o sa dorm. Kaya trabaho ko talaga lahat for myself. And nung simula nun, nung na-discover ko yung song na Gento sa SB19, nagsimula na ako mag-research, makinig ng kanta nila, and kilalanin pa sila. At hanggang ngayon, 3 weeks na akong kinoconsider ko yung sarili ko na 18. So, and I'm very thankful na nakilala ko tong group na to, especially this phase in my life na katatapos ko lang graduate and labas na ako or papunta na ako sa real world. Diba? Napaka-exhausting kasi ng buhay ng isang young adult eh. At to have SB19 and their music, parang mas gumagaan ang kiramdam ko. Hindi lang siguro ako, no? Pati yung ibang mga tao, pati yung ibang kabataan tulad ko, kaya ina-idolize namin yung SB19 kasi their story, their songs really reflect what we are going through. Yung mga paghihirap, yung struggles, yung challenges na nararanasan natin sa buhay, they also share those experiences. So, I'm very thankful na na-discover ko tong group na to and maging 18. So yun, naging madrama na po tayo. Tatapusin ko na po itong video na ito. Please do consider subscribing to my YouTube channel for more videos like this. Thank you!